Kim, trending na usapan ngayon ang halaga ng engagement ring. Uy, totoo yan. Nasusukat nga ba ang pagmamahal sa bagay niya? Di ba dati wala namang engagement ring? Well, bago lamang yan. Eh. Bago lamang? Bago lamang yan. Oh. Mga ano yan, mga early 19th century. Mm-hmm. Mm. Ito naman. Susan, sa lahat ng bagay, anuman ang halaga, ang mahalaga ang intensyon sa pagbibigay. At para lalong ma-feel ang inyong sincerity, pwede na rin ipa-customize at i-do it yourself ang mga singsing. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Sa tanong na will you marry me? Nakasanayan na ang may kasamang singsing. Kaya naging mainit na usapan ang tungkol sa engagement ring nang may mag-repost na isang hugot tungkol sa mumurahing engagement ring na nagkakahalaga lang ng 299 pesos. That 299 won't even last a few months kahit anong care kit meron ka. If you can only afford the 299 ring, then you cannot afford to build a family. Value the feeling, not the ring. There's nothing wrong with knowing you deserve more. Sa panahon ngayon, mahalaga ng may nagmamahal na tunay, higit pa sa halaga ng singsing. Pero sa huli, basta tunay ang pagmamahalan, love wins. Mura man o mamahalin ang engagement ring. Pero ang pagmamahal, hindi raw kailangang mahal. Lalo pat may ilang paraan naman para gawin ito mas espesyal. Instead of binibili mo, ikaw mismo nakikita mo yung proseso. Mga personalized mo, kunyari, gusto mo yung pangalan mo, kayong mag-asawa, kaya mag-boyfriend o mag-girlfriend. Couples, gumagawa sila ng sarili nilang wedding rings. Bagamat once in a lifetime, pwede naman daw di makabutas bulsa ang halaga ng engagement ring. Pwede pa nga ang DIY. Sa pagbubukas ni Chad ng jewelry making workshop, itinuturo niya sa mga Gen Zs, young adults o kahit pa senior citizens kung paano gumawa ng alahas na symbol of love. Regardless of the price, ang paggagawa ng alahas, pinagugugulan siya ng oras, saka ng labor, ng trabaho. Dito sa aming workshop, maraming kami ditong mga gumagawa ng sarili nilang wedding rings, engagement rings, para pag binigay nila sa kanilang mga girlfriend, mariremember nila yung experience na yun. Dapat alam mo na nagsimula raw ang pagbibigay ng engagement ring sa Egyptian pharaohs noong 2nd century BC. Malakontrata ito na sumisimbolo ng pagmamahalan at pagiging tapat ng magkasintahan. Sa ilalim naman ni Pope Nicholas I, opisyal itong ginamit na simbolo sa intensyon ng lalaki na magpakasal. Bukod sa DIY engagement ring, pwede rin gumawa ng friendship ring. Ang magbubarkadang ito, sinubukang maging platero o goldsmith. Dito sa Pilipinas, nagiging dying industry na ang paggagawa ng jewelry. So naisip namin, maging advocacy namin ang pagtuturo para makatulong sa industriya. The experience is really something that I did not expect. Pero you know what they say, new year, new me. Favorite part ko is having to do it with my friends. I enjoyed it so much kasi before magpasukan, I was with them. So that's the most fun part. Friendship ring daw nila ito at pinili nilang gumamit ng silver material. Nagkakahalaga ang workshop ng 1,500 pesos at pwede nilang i-take home ang kanilang nagawang singsing. First time ko po, hindi pa ako sanay mag-stump and kailangan mo talaga ng lakas din dito. Matapos nila itong i-customize with their initials, sumunod na ang text ring at annealing. Dahil tumitigas ang silver at ang gold, ang mga metal, kapag hinahammer natin siya, kailangan natin ngayon painitan para lumambot siya. Kasi kapag hindi natin siya pinainitan, tapos matigas pa yung materials natin, may tendency na baka mag-crack pag ipipilit pa natin. Saka ito ibababad sa acid solution. Dito ang gamit namin ay safety pickle or sodium bisulfate. Yan yung ginagamit sa swimming pool. Kaya very safe ang mga gamit namin dito sa studio. Konting polishing. At ihuhulma na ito into a ring. Ang pinaghirapan nilang singsing, tila nagkakaroon daw ng halaga nang sila mismo ang gumawa. I had so much fun creating my own ring with my friends because it was a unique experience that all of us never tried before yet. Engagement rings daw ang simula ng pangako ng habang buhay, magkasintahan man o magkakaibigan. Ano mang uri ng materyales ito gawa, ang mahalaga ay ang intensyon ng nagbibigay nito. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!